Paano ba ine-edit ang mga name tag ng inyong mga anak? Gamit lang ang mobile phone, maggagawa at magagawa mo yan. Kung hindi mo pa yan alam, kabida, panoorin mo lang hanggang dulo and don't forget to follow and subscribe. Hi mga kabida, it's me, Ate Press. Today's video, tuturo ko po sa inyo kung paano ba ginagawa ang mga name tag. So dahil nga po, magpapasukan na po ang mga anak natin o dahil nga magpapasukan na ngayon, kami po ang nangangailangan ng name tag para makatipid din tayo at saka syempre magawa natin ang mismong gusto nating design or gusto nating personalize. Pwede nyo pong gamitin o gawin ito ang aking tutorial. Ayan. So, panoorin nyo lang hanggang dulo para po mas maintindihan nyo yung step-by-step tutorial niya. Ang gagamitin nating application dito ay ang PixArt. So, kung mawala pa po kayong PixArt, download lang po kayo sa inyong mga Play Store. Ayan. So, ngayon, next gagawin natin, pupunta po kayo sa arrow na to. Pupunta po kayo sa Pick Canvas. Ayan, so dito makikita nyo sa pinakataas yung mga sizes na pwede nyo magamit. So dahil nga name tag po yung gagamitin natin, kailangan po is pahaba. So itong FB cover na nakalagay, pwede natin gamitin yan. So dapat pahalang. Ayan, then pag nakacheck na, click nyo lang po itong arrow na to. And then click nyo ulit tong isang arrow na to. And then punta kayo sa edit image. Katapos nyan, pupunta na po kayo dito sa may border. Ayan. So ito po yung kung gusto nyo lang pong may border po o may design yung inyong name tag. Itong nasa gilid na kulay black, gagawin natin kung anong gusto nyong kulay. So halimbawa pang lalaki, blue. Halimbawa ganyan kulay, okay nyo lang. Tapos dito sa outer, yan, depende kung gano'ng kataba, gano'ng kanipis yung border na gagamitin nyo. So, ito mga ganito po siguro okay na. And then, dito sa radius, dito naman po yung parang may korte po yung gilid. Ayan. So, pwede nyo pong lagyan siya ng ganyan. Pag okay na yan, i-click nyo po yung arrow na to. And then, pagtapos po niyan, pwede na po kayong maglagay ng mga designs. So, kung halimbawa gusto nga ninyo Superman, so pupunta po kayo dito sa may sticker. Punta lang po kayo dito sa search. And then, halimbawa, Superman. I-search natin. Nakikita nyo po dito, mayroong pong mga crown po na nakalagay dyan. Ibig sabihin po, yung mga crown na yan ay may bayad. So, dun po tayo sa walang bayad. Pag wala pong crown sa baba, yan po yung ay walang bayad. Ayan. So, hanap tayo ng walang bayad. So, ito po. Try natin. Ayan. And then, ayan, pwede nyo paliitin, palakihin. So, depende sa inyo. Lagay lang natin dito sa gilid. Liitan lang natin. So, mamaya siguro, pwede pa natin yan palakihin o paliitin. O, lagay lang natin sa gilid. And then, dito sa gilid, halimbawa, gusto nyong ilagay yung picture naman ng baby niyo. So, punta tayo dito sa add photo. And po, sa baby ko. And then, add nyo lang. Ayan. So, gusto ko ang korte nito is circle tapos medyo close up. So, ang gagawin natin, pupunta po kayo dito sa may cutout. And then, pupunta kayo dito sa shape. Tapos, gawin natin circle. And then, itong red na to. So, ito po yung pinaka-guideline natin kung hanggang saan yung gusto nyong makuha sa picture. So, halimbawa, ayan. Pag okay na, i-click nyo itong arrow. Ayan. So, magiging circle po siya. And then, pwede natin yung i-adjust. Punta kayo sa adjust kasi kung medyo madilim. Pwede natin yung palaitan pa. And then, dito sa contrast, medyo contrast natin. Ayan. So, pag okay na yan sa inyo, click nyo itong arrow. Ayan. So, dito lalagyan natin siya dito sa gilid. Ayan. Tapos, pwede rin natin siya lagyan ng border. So, pupunta po kayo dito sa may border. And then, siguro, itulad na lang natin siya sa gilid na border. So, ayan. Mga ganyan. So, depende. Ayan or ito. Ayan. So, okay na siguro yan. Tapos, pwede nyo rin yan, ano, lakihan, liitan. So, dito yung sa taas. Siguro, mga ganyan, okay na. So, pwede pa rin natin siya mapaliitan, mapalakihan. So, ilagay lang natin siya sa gilid. Next natin, lagyan natin, siyempre, lalagyan ng pangalan o ganyan. O, pero ang una natin gagawin dyan, lalagyan muna natin ng line. So, pupunta kayo dito sa text. And then, pupunta po kayo sa my underscore. So, click nyo lang tong underscore.
hanggang sa magkaroon lang siya ng line. Enter lang natin. Tapos pupunta tayo sa color, gagawin natin siyang black. So black 'yan, makikita niyo yung black 'yan, 'di ba? Pero dahil ganyan yung underscore niya, oh, hinatin. Punta kayo dito sa may mismong font. So, dito makikita natin, kuhain natin yung medyo dikit-dikit yung magiging style no ating line. So ito po, kutulad din nga po ng sinabi ko kanina, kapag merong crown, ibig sabihin may bayad. So doon tayo sa walang bayad. Ito, aerial regular, dikit-dikit siya. Click natin. Ayan. So pag pinalakihan, palitan nyo siya, dalawang finger nyo lang po, pataasin nyo, paano nakikita nyo po yung bilog, ganyan. So ayan, ito po. Yan, i-click natin kung gaano kalaki. Ito yung sa name natin. So, siguro mga baba natin ng onte. Ayan. Para malaki yung name. Ayan. So, ngayon, duplicate natin to. Click nyo dito sa taas. Tapos, click nyo yung duplicate. Ayan. So, dito natin siya sa gitna. Napalitan muna natin siya. Mga yan lang siguro. Yan, tapos baba natin. So depende kung ilan line yung lalagay natin, kasi ang ilalagay natin name, grading section, saka teacher sa baba. So isa pang line, so tatlong line yung gagawin natin. So ito, duplicate ulit natin. Tapos dito sa baba naman to. Yan. So maayos natin siya pag nalagay na natin siya ng name. So punta ulit kayo dito sa may text, tapos lagay natin name, parang capital letter nyo na lang lahat. Yan. Tapos name, enter nyo, and then color ulit tayo, gawin natin black. Ayan. Ayan. So dito sa name, click na natin, ditan lang natin siya para alam lang na name siya. Ayan. So next, duplicate na lang natin to. Tapos dito, lagay natin grade and section. Double click nyo lang yun. Malaking letter lang din. Capital letter lahat. Grade and section. So enter nyo lang. Ayan. Dito. Pwede nyo pang liitan to. Ayan. And then, duplicate ulit natin dito naman sa baba. Lagay natin ay advisor or teacher. So, lagay natin kunyari teacher. Ayan. Enter natin. Ayan. So, tingnan nyo na lang kung portion lahat. So, ayan. Kung okay naman na sa inyo, so, proceed na tayo sa name. So, yun. Punta na tayo sa pinaka-name. So, add text tayo. Lalagay natin halimbawa Ken. Kahit di na caps lock lahat. Yung capital lang yung mga first letter. Ayan. So, color. Pwedeng black. Pwede i-blue din natin. Di ba? So, siguro black na lang pag sa letter para kitang-kita. So, yan. Kung depende sa inyo kung gaano kalaki. So, mas maganda yung mas malaki yung mismong name. Ayan. So, next natin. Duplicate na lang natin to. Tapos, liitan natin dito. Ayan. Ang lagay naman natin yung grade and section. So, halimbawa, kinder. Kinder na agad. Kinder 1. Ang section niya kunyari is pearl. O, diba? Ayan, tapos ganyan nyo lang siya, liitan pa natin. So, pwede nyo yung palitan ng font. So, palitan natin para maiba sa, ano. So, yan o, may mga ganyang design, may mga gantong design. Ayan, kung parang ito maganda. Tapos, gusto ko rin siya palitan ng color. So, ang gawin natin kulay siguro, parang maganda dito is red. Kasi may red naman si Superman. Or kaya blue na lang. Ayan. Ayan, blue. Ayan. I-sure lang natin kung ano po yung kung yung lalo na itong mga design natin. Kung so halimbawa ayan, itaas pa natin 'to. Ayan. So, 'yan pag okay na 'yan sa inyo, i-click niyo 'to. Ngayon, text ulit tayo. Siyempre, lagyan natin siya ng teacher ko niya, si Miss Sunshine. Ayan.
And then, click nyo lang. Tapos, punta kayo sa color. Halimbawa, red natin naman. So, depende yan sa inyo po ah. Kung anong kulay yung gusto nyo. Kung gusto nyo pare-parehas lang, okay lang din. So, dito naman sa font, palitan natin siya. Siyempre yung walang bayad. Kasi yung mga magagandang font nas may bayad po talaga eh. So, pwede na siguro yan. So, sliit lang natin. Ayan. So, ganyan siya. Yung iba naman po, kung halimbawa sa pinakalikod, kasi nga yung iba ginagawa pong back-to-back siya, pwede naman po, i-duplicate nyo lang to. O halimbawa, gusto nyo yung iba, yung back niya is iba, pwede din naman. So, halimbawa kasi minsan nilalagay po dun sa back eh, contact person in case of emergency, tapos cellphone number ng nanay, ganyan. So, pwedeng-pwede naman yun. Pero yung iba naman, duplicate lang siya or back-to-back lang. Kasi syempre, ang mga bata ay malilikod. So, pwede naman para kung mag-front or mag-back siya, pangalan niya pa rin yung nakalagay. Ayan. So, yun lang po. Ito lang po yung guide natin kung paano ginagawa yung ating name tag. Syempre, sarili niyong gawa. Kung ano yung gusto niyo, magagawa at magagawa ninyo. Tapos, di na kayo magbabayad ng mga edit, print na lang. Ayan. Po siya. Ayan. Click nyo lang yon, and then click nyo ulit yung arrow. And then, pag may lumabas po na ganyan, wag nyo pong i-click itong start free trial. So, pwede rin naman kung gusto nyo pong mag-subscribe sa PixArt para po yung mga gold or yung mga crown na yan ay magamit ninyo. Pero dahil gusto nyo nga po is libre, ayan. So, i-click nyo lang po itong X. And then, pupunta kayo sa save. Tapos, save. So, yun, automatic naka-save na yun. I-X nyo lang po ulit to. So, yan o. Save to gallery na siya. So, click nyo lang. Pupunta kayo sa gallery. Naka-save. Ayan. So, naka-save na siya. Pwedeng-pwede nyo na pong ipaprint yan, mga kabida. Mga kabida, ayan na po yung aking tutorial. Sana po may natutunan naman po kayo ngayon kay Ate Press. Huwag nyo na po kalimutan i-like, i-share at follow ang aking video. Subscribe ang aking YouTube channel, Lahat Kabida kay Ate Press, at ang aking TikTok at ang aking Facebook. Ayan. So, for more videos, i-follow and subscribe nyo lang po yan. So, may mga katanungan po, comment down below lang po. Kung alam ko po yan, sasagutin ko po yan. So, hanggang dito na lang, mga kabida, ang aking video. God bless everyone. Note 8. Like, share, subscribe, bye-bye.